magandang araw, narito na ang ating balita sa oras na ito. Sa layuning mapaunlad ang mga mag-aaral at guro sa ilalim ng iba't ibang learning delivery modality, formal nang inilunsad ng Department of Education ang Learning Resource Portal. Sa pamamagitan ng DepEd Learning Resource Portal, maaari nang ma-access ang iba pang learning at teaching materials na magagamit sa pagpapatupad ng distance learning. Hinihikayat ng kagawaran ang publiko na magparehistro sa naturang portal. At yan ang ating balita sa oras na ito. Ako si RG Gratuito. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Sarilac. It's good! Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng United Home. Balay na ako, protektado sa United Home. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy, quincenas packed, only 10.50 pesos suggested retail price. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Unilove, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilove and its products, go to www.unilove.com.ph. Ang balitang inyong napakinggan ay hatid sa inyo ng Celine. Celine Plus Syrup. Get fully loaded immunity with Celine Plus every day. Ang balitang inyong napakinggan ay hatid sa inyo ng Tanduay Light. Ang gaan pag may kasama. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Neurobion. Neurobion, helping the true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Bida, mas malakas, mas malinaw. Radyo Bida, 882 dito. Bida ka. Oras po ngayon, 11:03 ng umaga. Mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah Abdullah at Juwairia bin Emran Muhammad. MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARMM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Magandang araw po ng Huwebes, ikasampo ng Ramadan taong 1442 ng Hijra calendar at 22 ng Abril 2021 naman sa Gregorian calendar. Sa lahat ng ating mga tagapakinig sa DXMS Radyo Bida, 882 kHz, at sa mga nanonood ng ating live stream sa Ministry of Human Settlements and Development-BARMM Facebook page, narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa MHSD, ang Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kung makilala niyo pong boses ko, ako po si Juwairia bint Emran Muhammad. Mapansin niyo po sa ating mga live stream viewers ng sa Facebook page ng MHSD. Wala po ngayong araw sila Ate Sally, si ang ating Information Officer 3, Salambay Abdullah. Nasa on travel po sila ngayon sa Cagayan de Oro para sa train. Para sa ating ministry. Kasama po nila yung kabalay natin last week. Nagpakilala si Ate Zuhaira Ibrahim. Sila po dalawa nag-aantabay, sinusuportahan ako sa aking solo performance ngayong araw. Ito na po ang 12th episodyo ng ating programa
na walang ibang hinihiling kundi maggabay at magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating Facebook live stream. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD-BARMM YouTube channel kung saan mahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa, pati na rin mga episodyo ng ating Marawi Satellite Office radio program. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang paano ba ito? Nakikita po ng ating live stream viewers ang the significant roles of women during Ramadan at ang ating bisita, ang ating kabalay na speaker po ngayong week ay walang iba kundi si Ustadza Anisa Taha. Ustadza, gusto niyo po mag-salam sa ating mga tagapakinig? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating mga tagapakinig, magtatagalog tayo. Pwede po, opo. Kumbaga mapalad tayo sa umagang ito dahil nandito na naman yung programa natin na ang ganda ng mga topic nila. At alhamdulillah, makinig lang po kayo kasi sa mga matututunan ninyo dito, tiyak na hindi lang ilmo or knowledge ang makukuha ninyo, kundi reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. Muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustadza Anisa Taha. Makikilala po natin siya mas lalo mamaya sa ating programa, sa ating segment na MHS Discusses sa ating talakayan. Pero bago po nun, tayo po ay magbabalita. Meron po tayong mga balita ng MHSD ngayong araw na pagdadaanan muna. Of course, meron din po tayong mga plugs, pati ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay at ang isa sa mga paborito natin, ang KKK, ang katanungan, kasagutan at kaalaman na posible kayong makapanalo ng 100 peso load base sa inyong kasagutan sa mga pinag-usapan namin sa programa ngayong araw. Kaya bago po tayo magpatuloy sa ating programa, pakinggan muna natin ang sumusunod na mga paalala. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito ang Ministry of Human Settlements and Development at ang programa nito ukol sa housing loan. Katulad ng mga panimulang mga struktura ng Phase 1 at 3 sa Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 3 sa Barangay Sumba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. Kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatura din. Pang-8, authorization letter na nagpapahintulot sa pag-ibig fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-9, membership status verification slip. Kinakailangang aktibong miyembro ng 24 na buwan sa pag-ibig fund ang aplikante. Kapag hindi umabot ng 24 na buwan ang membership, pwedeng bayaran ang nagkukulang ng mga buwan sa pag-ibig fund. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARMM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa Dilanggalan Building, Bishop Munju Street, Rosary Heights 8, Cotabato City. MHSDelivers. Tayo po ay muling nagbabalik sa ating programa at base po dun sa ating napakinggan kanina sa ating
paalala, ang MHSD loan requirements, meron po tayong loaning mga housing projects na pwede po magsali ang mga interesadong may kaya magsali sa ating projects na yan. Paalala lang po, ang 9 requirements na kailangang isubmit para maatupag ang kanilang mga papeles. So, before anything else, pakinggan muna natin ang ating sumusunod na mga balita. MHSD nagsagawa ng site inspection sa SPDA para sa posibilidad ng pribadong subdivision. Unang grupo ng mga empleyado ng MHSD nakibahagi sa Ramadhan Forum ng BWC. BWC binisita ang opisina ng MHSD, niripaso ang GAD accomplishments ng ministry. MHSD dumalo sa GAD PB coaching and mentoring session ng BWC. Mga technical na kawani ng MHSD sumailalim sa Open Data Format Lecture Workshop. Para sa unang balita, MHSD nagsagawa ng site inspection sa SPDA para sa posibilidad ng pribadong subdivision. Nagsagawa ang isang pangkat ng mga Housing and Home Site Regulations Officers o HHROs at Information Technology Officer mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng BARMM ng inspeksyon sa site ng isang 2 ektarya na lupain sa SPDA, Datoo din Sinsuat, Maguindanao, para sa pagbuo ng pribadong subdivision noong ika-15 ng Abril 2021. Binuo ni na HHRO3 Abdul Gafur M. Kasim Jr., HHRO2 Engineer Muslima K. Abusama, HHRO1 Ali M. Makadaag, HHRO1 Alea B. Pundugar, at IT Officer Adan B. Abdullah ang pangkat ng MHSD. Kinakailangan ng pag-inspection sa site para sa pagpapalabas ng paunang pag-aproba ng locational clearance at development permit na subaybayan ng MHSD sa pamamagitan ng pagsasagawa ng survey ang mga umiiral na kondisyon ng lokasyon, status at pag-unlad nito at kung ano ang dapat gawin ng may-ari upang makapag-alok ng magagandang presyo at mas mabuting pamayanan para sa mga posibleng mamimili. Dahil nagawa na ang wastong pagproseso ng mga legal na dokumento at sa pamamagitan ng pag-iinspeksyon na tiyak ang legalidad ng lote at iminungkahing proyekto, kaya matitiyak ang mga posibleng mamimili sa anumang uri ng scam. Iminungkahi ng Omar KC Home Subdivision ang inspeksyon sa site na pagmamay-ari ni KC T. Usman. Sa balita naman, na unang grupo ng mga empleyado ng MHSD nakibahagi sa Ramadhan Forum ng BWC. 5 empleyado ng Ministry of the Human Settlements and Development ng BARMM ang lumahok sa unang Ramadhan Forum kabilang sa isang serye ng mga simposium na magaganap buong buwan ng Ramadhan na isinagawa ng Bangsamoro Women Commission o BWC sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, noong ika-16 ng Abril ngayong taon. Sumusunod ang mga forum sa temang Nourishing Spiritual Wellness and Bringing Ourselves Closest to Allah Subhanahu wa Ta'ala at dinaluhan ng mga katkinatawan mula sa iba't ibang mga ministro at ahensya ng BARMM, pati na rin sa iba't ibang mga samahan ng kababaihan sa rehiyon. Tinanggap ng tagapangulo ng BWC at membro ng parliament na si Haja Bainon G. Caron ang mga kalahok at mga lektor sa kanyang words of invitation and encouragement. Bilang suporta naman sa makabuluhang aktibidad, naghatid ng mga mensahe ang Minister of Science and Technology at membro of the parliament na si Engineer Ida Silungan, Director 2 ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at tagapangulo ng Itihadon Nisa Foundation Incorporated na si Julio Maliga, Bangsamoro Grand Mufti Abu Huraira A. Udasan at BARMM Chief Minister na si Ahud B. Ibrahim Alhaj.
Ang mga words of wisdom sa unang 10 araw ng Ramadan ay binahagi din ni BWC consultant na si Sheikh Sali M. Musa na ayon sa kanya ay tinuturing na rahma o awa mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mga pangunahing pinahahalagahan naman ng forum ay ang mga lektura mula kay Ustad Saad P. Delna, Provincial Secretary ng Hay'at Ulama Al-Muslimina Philippine Incorporated, at mula kay Sheikh Shaidi Mama Montanier. Ang mga unang paksang komprehensibong ipinaliwanag ng mga nagsasalita ay halal, a source of living, at my job, my ibada. Kung saan nalaman ng mga kalahok na ang Islam ay isang kompletong paraan ng pamumuhay at ang mga paksa ay sumasaklaw at nakakaapekto sa bawat aspeto ng buhay ng tao, mula sa physical, mental, hanggang psychological na panlipunan. Gumaganap din ng open forum para sa mga lektor upang tumugon ng maayos sa mga katanungan ng mga napiling kalahok na may kinalaman sa mga issue sa kung ano ang halal at hindi, pati rin ukol sa mga nauugnay sa trabaho. Ang mga unang kalahok mula sa MHSD-BARMM ay ang Information Officer 3 at GAD Alternate Focal Person na si Salembay A. Abdullah, Information Officer 1 Juairia Bintemran Muhammad, Video Manager Hamsari H. Pala, Graphic Artist Almansur S. Ugaw at Administrative Assistant si Tirohana Lidasan. Sa balitang BWC, binisita ang opisina ng MHSD ni Repaso ang God Accomplishments ng Ministry. Bumisita ang Bangsamoro Women Commission ng BARMM sa Ministry of Human Settlements and Development tuwing 16 ng Abril 2021 upang makakuha ng mga update at suriin ang mga ulat sa nagawa ukol sa Gender and Development o GAD para sa taong 2020. Ang koponan ng BWC ay binuo ni na Chief of Staff sa ilalim ng Bangsamoro Transition Authority Office ng MP karon na si Ms. Helen Rojas ng BWC Training Specialist Rohania M. Sumail at Administrative Assistant Jim Ofonda. Samantala, kinatawanan naman ng MHSD nina Director General Ismael W. Ibrahim, GAD Focal Person Attorney Nasiha S. Mamarungkas, Accountant Jasmine M. Makarimbang, Budget Officer Sharabay B. Hasim at Planning Officer Zainuddin Buwisan. Nagbigay ng mga input si Ms. Rojas ukol sa institutionalization ng GAD sa mga pinukalang proyekto ng MHSD. Inirekomenda niya ang paglikha ng isang concept note na may kasamang pagpapakilala ng proyekto, katwiran, mga target beneficiaries at disenyo ng pabahay sa sensitibo na kasarian. Ayon sa kanya, susuportahan ng concept note ang mga technical na disenyo ng MHSD upang isaalang-alang ang pagkasensitibo ng kasarian. Binanggit ni Director General Ibrahim na ang isang target na disenyo ng MHSD housing ay batay sa isang Islamic model kung saan may magkakahiwalay na silid para sa mga bata kung saan isinaalang-alang ang kasarian sa pantulog ng mga kwarto. Isa rin sa mga highlight ng talakayan ng pag-oorganisa ng isang God Focal Point System or GFPS kung saan hinamon ng BWC ang MHSD na magiging unang ministry ng BARMM na lumikha nito. Ayon kay Attorney Mamarungkas, nagsimula na ang ministry sa pagkilala ng sa mga miyembro ng GFPS na nasa ilalim ng pagsusuri ng pamahala ng MHSD. Ang serye ng mga aktibidad sa capacity building para sa mga kawanin ng MHSD na may kaugnayan sa GAD ay nakilala din mula sa pagpupulong. Bilang agarang tugon sa mga pangangailangan sa pagsasanay ng ministry, isasagawa ang gender sensitivity training kasama ang tulong ng BWC. Sa balitang MHSD, dumalo sa GAD PB Coaching and Mentoring ng BWC. Sumali ang mga representante mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng BARMM sa GPB Coaching and Mentoring Session, isang dalawang araw na aktibidad na isinagawa ng Bangsamoro Women Commission noong Abril 19 hanggang 2021 na ginanap sa Convention Center ng Mall of Alnor, Cotabato City.
Kabilang sa paghahanda para sa 2022 Gender and Development Planning and Budgeting ang aktibidad. Naihatid ang mga lektura sa pamamagitan ni Ms. Helen M. Rojas, Chief of Staff at Supervising Political Affairs Officer 3 sa Office of Member of the Parliament Haja Bainonji karon na tumalakay ukol sa pangkalahatang ideya ng GAD, pati na rin ang proseso at background sa likod ng GPB. Iba pang hanay ng mga panayam naman ang tungkol sa mga legal na kinakailangan sa GAD at ang pangtatanghal sa rehiyon sa Regional Action Plan on Women, Peace and Security o RAPWPS para sa 2020 hanggang 2022 na tinalakay ni Attorney Hannah P. Mangundato. Sakay pinakita ni BWC Chief of Staff Rahima Silongan ang breakdown ng mga patnubay sa 2022 GPB. Pagkatapos ng mga panayam, pinangkat ng mga tagapag-ayos ang mga kalahok na mga ministro, ahensya at opisina sa ilalim ng isang tagapagturo mula sa BWC para sa talakayan ng kanilang GPB, batay sa mga natutunan mula sa mga nakaraang lektura. Pagkatapos ng talakayan, inilahad ng mga kalahok ang rough outline ng kanilang GPB na aayusin sa pamamagitan ng kanilang GAD focal point system bago isumite sa BWC. Inatasan ng MHSD si ng Information Officer 1 Joyria Bintemran Muhammad bilang representante ni GAD focal person Attorney na si H.S. Mamarungkas, Planning Assistant Rahima Aygyamad bilang representante ni Planning Officer Zainuddin Buisan at Budget Officer 1 Jubaira A. Arindig bilang representante ni Budget Officer 3 Sharabay B. Hasim. At para sa ating huling balita, mga technical na kawanin ng MHSD sumailalim sa Open Data Format Lecture Workshop. Nagsagawa ang Ministry of Human Settlements and Development ng Open Data Format Lecture Workshop, isang linggong aktibidad na nagsimula noong 20 ng Abril at magtatapos bukas sa 23 ng Abril ngayong taon sa MHSD Operations Center, Rosary Heights 8, Cotabato City. Hangad ng aktibidad, mapahusay ang mga kasanayan ng mga kalahok ukol sa data cleaning at data visualization na sumusunod sa mga pamantayan ng open data format. Ayon kay resource person Liana Bay Sakal, Project Development Officer 2 ng MHSD Policy Development and Coordination Division, na dalubhasa sa data analytics at visualization, makakatulong ang pagsasanay sa mga tauhan ng MHSD sa paglilinis at paggunita ng data para sa pagbuo ng quality management system. Ito rin ang unang hakbang ng ministry sa paglikha ng online knowledge management system na magpapakita ng lahat ng mga data set na magagamit sa ministry. Pinag-usapan ni PDO 2 Sakal ang kaugnayan ng paksa sa mga proseso ng MHSD. Tinalakay niya ang mga pamantayan para sa isang open data format at kung paano ito mailalapat ng bawat dibisyon sa kanilang kasalukuyang data. Pagkatapos ng talakayan, nagkaroon ng ehersisyo ukol sa data cleaning at data visualization gamit ang tunay na data ng kani-kanilang dibisyon. Sa unang araw ng aktibidad, tinuruan ng mga technical na kawani ng Policy Development and Coordination Division. Sa pangalawang araw, ang Housing and Human Settlements Division. Sa pangatlong araw, ngayon, ang Administration and Finance Division. At sa huling araw, bukas, ang mga seksyon sa ilalim ng Office of the Chief Office of the Minister of the Ministry of Human Settlements and Development. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ako po si Joyria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Tayo po ay muling magbabalik pagkatapos ng sumusunod na mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahidin at kanilang pamilya, at indigenous people.
Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang beneficiaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARMM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa Dulanggalan Building, Bishop Monju Street, Grocery Heights 8, Cotabato City. MHS Delivers. Tayo po ay muling nagbabalik. Gaya po ng ating narinig, ang ating free housing project ay para po sa mga beneficiaryo na gustong magkabahay pero walang kaya. Hindi gagaya ng ating ang house loan projects na para sa mga may kaya mag unti-unti bayaran ng kanilang bahay. So paalala lang po namin dun sa free housing projects namin, wala pa pong final sa ngayon kasi meron po tayong tinatapos na implementation guidelines na inaasikaso po ngayon ng ministry. So inshallah, kapag maayos na po yun, magsisimula na po mag-move ang ating free housing projects, posibleng maghanap na ng mga beneficiaryo or iba pa. Depende po sa panahon na yun kapag narito na. Bago po tayo Before anything else, narito na po tayo sa segmentong Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay, ang ating trivia time per episode kung saan magbibigay po ako ng mga, alam nyo ba, na mga statements na posibleng gagamitin nating mga katanungan sa dulo ng ating programang segmentong KKK kung saan ang aming katanungan baka inyong masagot tungkol sa kalaman ng ating programa. Pero bibilisan ko lang po ngayong week kasi mas kukunin ko po ang ating mga katanungan sa ating pag-uusapan sa talakayan sa ating MHS Discusses kasama si Ustad Zani sa Taha. So, ang ating unang katanungan, ang ating unang alam nyo ba? Alam nyo ba na ang salitang balay ay hindi lang ibig sabihing bahay sa Cebuano at Hiligaynon. Ito rin po ay nag-ibig sabihing kasintahan. Pero kapag ginagamit po namin ang kabalay sa programang ito, sinasabi lang namin parang kasama sa bahay. Kasamang may bahay, posible. Kasamang susunod na magkaroon ng bahay sa ating mga proyekto, inshallah. Pero sa kahit na bahay siya sa Tagalog, walay naman sa amin sa Maguindanon. Sa inyo, Stadza, may dialect po kayo na nagkakuan po ng bahay na salita. Kasi ang kapag bahay sa Tagalog, walay din. Walay din. Sa ibang alam nyo ba, meron po tayong mga historical na mga bahay sa ating bansa sa Pilipinas. Ang isa sa kanila ay ang Ifugao na bahay na tinatawag na bale. Na merong kapareho din sa medyo bahay kubo. Ang diferensya lang ay para siyang wala siyang technical na dingding na matawag. Nasa stilts lang siya. Nakikita ko siya sa Simway actually. Ganun ang mga waiting, parang ganun ang waiting shed doon sa Simway. Pero bale. Speaking of historical houses naman, ancestral houses naman tayo. Alam nyo ba na sa Maranao, merong tinatawag na turugan. Turugan. So, meron pong sa amin, sa Maguindanon, tulugan. Turugan sa amin. Pero turugan, hindi lang siya tawag sa bahay sa Maranao. Isa siyang actual na model ng housing sa Maranao. Meron po siyang mga house pots pa na may ocher. Ocher? Ocher na mga disenyo. Maliit. Ang maliit is lawig. Ang malaki is pwede ako correctionan ng ating listeners dito sa or viewers sa ating Facebook page, malaawalay.
ang malalaking bahay. So, yun lang. Sa ngayon, yun lang po ating IPH. Paalala lang. So, recap lang ang ating mga pinag-usapan ay ang ibig sabihin ng balay. Aside sa kasama natin sa bahay, meron pong isa siyang ibig sabihin na posibleng matuwa ang sila. Ate Sally, kung nandito sana sila. Ate Sally, nakikinig po kayo. At ano po ang mga traditional houses ng Ifugao pati Maranao? So, kaya paalala na lang po sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood sa ating live stream. Kung nais nyo po manalo ng 100 peso load, posible po ang aming katanungan mamaya sa dulo ng ating programa ay ukol doon sa IPH, ang impormasyong pambahay at hanap buhay na binanggit bago-bago lang. I-text lamang ang inyong sagot sa numerong 0955-799-4778. Para sa ating mga live stream viewers, hindi na po nakikita ang number sa ating banner. Kaya dapat nakasave na ang ating number sa ating mga telepono. Ang numero ng MHSD para sa susunod na mga programa. Magbabalik po tayo pagkatapos nitong mga mensahe. Nais nyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito ang Ministry of Human Settlements and Development at ang programa nito ukol sa housing loan. Katulad ng mga panimulang mga struktura ng Phase 1 at 3 sa Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 3 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. Kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pan-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatura din. Pang-8, authorization letter na nagpapahintulot sa pag-ibig fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-9, membership status verification slip. Kinakailangang aktibong miyembro ng 24 na buwan sa pag-ibig fund ang aplikante. Kapag hindi umabot ng 24 na buwan ang membership, pwedeng bayaran ang nagkukulang ng mga buwan sa pag-ibig fund. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARMM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa Dilanggalan Building, Bishop Munju Street, Rosary Heights A, Cotabato City. MHS Delivers. Tayo po ay muling nagbabalik sa ating programang MHS Delivers at narinig niyo po ulit ang ating mga requirements sa MHSD Housing Loan Projects. Maalalahanin po natin ang SHAM. At paumanhin po sa sinabi ko kanina, sabi ko ang live stream viewers natin hindi na po makita ang number sa banner natin. Sinasabi ko yun kasi natatakpan ng ulo ko yung kung saan nyo dapat makita ang number ng na nakalagay sa banner natin. So bago po tayo magpatuloy sa ating pinakahihintay na parte ng programa, ang MHS Discusses, magsalam muna tayo sa ating mga commenters ng ating live stream sa MHSD-BARMM Facebook page. Assalamu alaikum, Juvie Red. Sinanabeng, nag-send po siya ng isang sticker. That's cute. At nandito po si, nag-chat din po, nag-comment din po si Ate Sally. Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. From all of us here in CDO who are now busy for the first mancom. Yes, may mancom po tayo sa CDO ngayon. Na-post na po ang article niya sa ating Facebook page. Pwede niyo po basahin yun, like, share, comment lang sa ating, para mas mapalaganap ang ating
programa at mga impormasyong MHSD. Si Ma'am Sharja Adela Usman nag-send din ng sticker. Thank you. That's so cute. Rabbit pati chick. And then si Sir Imran Muhammad. Hello, Father Dear. Watching from Bangsamoro Homeland. And then si Ma'am Liana Baisakal nag-send ng hearts. Nagkakaroon po tayo ng open data format lecture and workshop. Ngayon siya po ang ating lecturer. So ongoing po sila sa admin ngayon. Sir Alan Mindalano nag-send ng thumbs up. Maraming thumbs up. And si Nanabeng ulit, Ma'am Juvie Red. Watching from home. Salam lang kay Ustad sa Anisa. Alaykum salam. Alhamdulillah. And then, meron po tayo si Ma'am Nabella M. Sabdula. Mashallah, watching now. Shukran po. At, I guess with that, pwede na po tayo magsimula kay Ustadza. Siya po ang Orphanage Director ng International Humanitarian Health ng Bangsamoro Development Association. Agency, sorry. I apologize. At ang Vice Chair National Level ng Nurussalam, siya po si Ustadza Anisa Taha. Assalamu alaikum, ma'am. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nandito tayo sa programang MHSD-BARMM kung saan hindi lang fluent ang anchor, kundi ang ganda, ang galing niya sa mga pinagsasabi niya at very informative. Alhamdulillah. Thank you. Kanina pa ako stress kasi hindi na ako iniwan. Si Ate Sally pati si Ate Zoo. Wala po sila. Okay lang. Miss you. So ngayon po ang topic po natin, the significant roles of women during Ramadan. Whenever you're comfortable, kung magsimula, okay lang po yun, Ustadza. Okay. Ang ganda po ng topic natin, that the significant roles of women during Ramadan. Kasi para sa akin, hindi lang talaga Ramadan ang pagkakaroon ng mga kababaihan natin ng significant roles, kundi sa lahat ng araw. Pero siguro kaya lang sinabi na significant in the month of Ramadan, kasi kakaiba po ang roles ng mga kababaihan natin in times of Ramadan. Kung maging sila ay mga plain housewives or mga working mothers, talagang kakaiba. Bakit ko sinasabing kakaiba? Kasi parang may double effort ang mga kababaihan pag dumarating ang buwan ng Ramadan. Pero yung double effort na yun na sinasabi ko, hindi po yun nakakabawas sa kanilang pagkaaktibo. Hindi yun nakakapagbigay sa kanila ng hirap. Napapansin ko yun kasi I am a mother, I am a woman. So, every Ramadan talagang hindi lang siguro nagiging doble, kundi nagiging triple. Yung pagsisikap ng isang babae pagdating ng buwan ng Ramadan. Especially kung working nga siya. Bakit? Kasi pagdating pa lang sa paghahanda ng pagkain, halimbawa, kung sa bahay ang unang pag-uusapan natin, yung pagpipili pa lang ng ulam, kasi gusto mong maging special ang ulam during Ramadan, di ba? Gusto mong ganado yung lahat ng kumakain, gusto mong maging masaya sila kasi nga buong araw silang hindi kumakain. So, pagdating doon, problema na yung ng nanay sa umaga kung ano ba ang bibilhin kong ulam para sa pamilya ko para naman masaya sila sa pag-iftar. Sa pag-iisip pa lang niya, lalo na kung medyo nahihirapan siya, medyo mabigat din ang reward. Kaya yun yung buong lakas nating mga kababaihan. Kung dumarami man ang trabaho natin, dumarami man ang iniisip natin sa buwan ng Ramadan, parang yun din ang nagbibigay sa atin ng dobling lakas or tripling lakas para gawin natin, gampanan natin yun. Lalo na sa inyo ngayon sa BARM na naging maaga talaga ang pagpasok ninyo kasi parang naiba na 7:30, di ba? Noon, pwedeng 8 o'clock kayo pumasok. Pero pagdating ng Ramadan, may memorandum talaga na 7:30. So, another significant na naman yung sa buwan ng Ramadan. Na significant din na parang nadagdag din na ikaw na nanay, typical na nanay. Ikaw na typical na nanay, ikaw yung mamamalengke. Ikaw yung magluluto pagdating mo. Pero, pagdating mo, ikaw yung maghahanda ng lahat.
That's the typical mother ang pinag-uusapan natin. Yes, that's the typical mother na nakikita natin. Then, pagkatapos nun, lahat, kakain. Magsasambayang, then maghuhugas. Iisipin mo na naman kung ano na naman ang iluluto mo sa madaling araw. Suhur. Yung mga ganun. So, ikaw yun lahat. Kung baga, meron lang kukonte siguro. Hindi ko alam kung gaano karami. Ang mga babae, ang mga babae na merong tagapagluto, maliban sa kanilang asawa, merong naghahanda, merong namamalengke, meron namang ganun ang buhay ng mga kababaihan natin. Pero sa totoo lang, mas masaya sana, mas maganda sana kung hands-on tayo na mother, kung hands-on tayo na wife, kasi nakakadagdag po yun sa reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. At saka, iba kasi ang lasa. Yun ang totoo. Iba ang lasa ng pagkain na niluluto, na yung nagluluto na yun ay may kasamang pagmamahal. Doon yun sa panimula ko kanina, diba? Iniisip mo pa lang kung ano yung gagawin, ano yung bibilhin mo, paano mo lulutuin, paano magiging masarap yun sa panlasa ng iyong pamilya. At nakakadagdag yun sa reward nating mga kababaihan. Halimbawa naman, pag-usapan natin kung ikaw ay nag-work sa opisina, katulad ng karamihan sa atin ngayon na nag-work sa opisina. Dahil nga nakalagay sa memorandum na kailangan 7:30 nandoon ka na sa office, kailangan mong gumising ng maaga. Karamihan kasi sa mga pagkakataon, kung hindi ka working, kung hindi ganun kaaga yung pagpasok mo sa office, pagkatapos ng subo, makabasa ka ng ilang aya ng Quran. 4 pages? Yes, 4 pages, 1 page, kahit ilan yung kaya mo, pwede kang matulog ulit. Pero kung ganito kaaga na 7:30, pag natulog ka ulit, baka magising ka 9:30 na. Yung mga ganon. So, pag hindi mo yung nagampanan, yung sinasabi na yun na, nasa memorandum, na 7:30 kang pumunta sa office kailangan, parang hindi man tahakang masisira ang iyong puwasa, pero mababawasan ang reward. Kasi yung oras na itinakda para pumasok ka, na hindi ka nakapasok sa ganong oras, nang dahil sa pagpupuwasa mo, nang dahil sa natulog ka, hindi man niya masisira ang puwasa mo, pero nakakabawas ng reward ng ating mga puwasa. Kaya tayong mga kababaihan, sikapin natin na kung we are a working mother at may takdang oras at may takdang gawain. Maliban doon sa takdang oras na yun na pagpasok mo, may takdang gawain ka na kailangan mong tapusin sa araw na yun. Kasi may naghihintay na kliyente na kailangan mong tapusin. So, yung mga ganun na pamamaraan, kailangan mong dumating sa oras kasi significant yun. Bakit ko sinasabi na significant? Kasi kung hindi Ramadan, gagawa ka ng isang mabuti, meron kang 10 rewards. Pero kung buwan ng Ramadan at gagawa ka ng isang mabuti, meron kang 70 rewards. So, ang laki, di ba? Ang laki. So, kailangan nating pagsikapan yun, na para maging significant sa atin ang Ramadan, kailangan nating pagsikapan yung mga bagay-bagay na kailangan nating gawin ng tama. Tama sa oras, tama yung paggawa natin. Kung kailangan ng kliyente, huwag mong sabihin na araw-araw na lang bumabalik ang kliyente sa opisina. Tapos sabihin mo na bukas na lang kasi marami kang alibay. Pero ang totoo, hindi mo pa nagawa, either nakalimutan mo or pagod ka ba or ayoko ng term. Yung lazy. Ano kan yung lazy sa Tagalog? Tinatamad ka lang. Gusto mo lang mag-relax. Kasi nga, medyo kulang yung tulog mo sa gabi. So, those are significant roles of women during Ramadan. Wala rin namang pagkakaiba sa hindi Ramadan. Ang pagkakaiba lang talaga yung reward. Kung ang paggawa mo sa kahit anong bagay, kahit anong gagawin mo, either sa office, either sa pamilya mo, ginagawa mo yun ng may pagmamahal. So, technically, at ustansa, kapag pagmamahal ang ruta ng rewards, ibig sabihin yung mga, let's say, nanay or mga
kasama sa household na mga babae na hindi hands-on talaga nag-prepare ng mga pagkain. Let's say, like, yung nandyan pa rin sila eh, sila pa rin ang mag, hindi ko, ayaw ko sabihin sugo, sila pa rin ang nagdidikta, sila rin ang nagdi-decide talaga kung anong kakainin ng bawat isa eh. Pero hindi lang sila yung mismong nagaluto. Technically, pagmamahal pa rin yung punot dulo ng pagdikta nila ng ng kakanin para sa iftar, para sa suhur. So, may reward pa rin sila nun? Oh, no. Oh, naman. Like, hindi, pero like, katumbas pa rin ng mga hands-on or something? Pwede natin i-assume yun? Or? Hindi natin pwedeng i-assume yun. Hindi kasi hindi po sila yung gumagawa talaga hands-on nun sa pagluluto, dun sa paghanda, dun sa paghuhugas. Bawat isa doon kasi sa gawain natin, may reward yun. True, may reward po siya doon sa pag-iisip, pagmamanage. Halimbawa, siya rin yung nag-isip pong ano ba yung bibilhin sa palengke. Yes, yes. Pagdating ng namili, paano ba lulutuin? Kasi isa rin yan sa mga problema. Halimbawa, may hambing ko sa bahay namin. May gusto ng tinola. Okay. Ha? May gusto ng prito. Yes. May gusto ng pakchu. Yes. Eh, paano ba gagawin nung nagluluto na maluto niya yun ng kumbaga sabay-sabay. Yung mga ganun. So, kung ikaw ang nagsabi na itong bilhin mo, ganito pagluto mo, ganito paghanda mo, siyempre may reward yun. Pero yung hands-on na nagluto, mayroon din siyang reward. At kung ikaw ang gumawa, siyempre sa'yo na yun na reward kung kakayanin mo. Ha? Pero kung hindi, hindi mo talaga makukuha yun. Kaya sinasabi na marami tayong nakikita sa media, sa social media, na sinasabi na, kumbaga, masyadong marami ang reward ng mga kababaihan. Kasi nga, pag Ramadan, sila yung gumigising ng maaga, sila yung naghahanda, yung mga ganun. Pero may mga babae rin na hindi talaga sila ang gumigising. Una, mayroong naghahanda para sa kanila. Pangalawa, mayroon silang asawa na mapagmahal at yun ang naghahanda. So yung reward na para sana sa'yo napunta doon sa kung sino man ang gumagawa. So ganun po yun. Paano naman yung mga, let's say, may nagpapa-cater, kumbaga, like merong paminsan sa, like taga sa amin, merong kaming ginagawa na every week. Parang may day na may naka-assign magpakain good. Mm-mm. Para sa iftar. So technically, kami nga ang nag-organize, pero hindi naman kami ang nagluto. Hiwalay naman yun na reward para sa mga gi-hire namin na caterers. Oo, ganun yun. Oo, hiwalay yung reward ninyo dahil kayo yung nag-isip kung paano kayo magkaroon ng ganoong inisyatibo. Siyempre, may reward yun. Iniisip mo palang may reward na. Alhamdulillah. Ganun talaga ka... Kumbaga, kabait ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha kung bakit sobrang bait niya. Nanonood nga akong sa YouTube, umiyak yung lalaki na nagsasabi na bakit ba ayaw maniwala ng mga tao sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung gagawa ka ng isa, hindi mo pa nagawa, iniisip mo pa lang, may reward ka na. Then kung hindi mo yun nagawa, okay na yun. Okay na yung reward mo na yun. Pero kung ginawa mo talaga yung iniisip mo, meron kang 10. Yay. Pero kung buwan ng Ramadan, meron kang 70 na reward. Samantalang kung gagawa ka ng mali, iniisip mo pa lang, wala kang kasalanan. Ha? Hindi mo ginawa, wala kang kasalanan. Pag ginawa mo, isa lang talaga ang parusa. So, ganun ka-fair ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga ganun. So, ni isang iniisip mo pa lang na tama, ay meron ng reward. Lalo na kung nagawa mo. Mashallah. Na. So, kanya-kanya tayong reward pagdating doon sa mga iniisip lang natin at ginagawa na natin. So, pa-recap lang sa mga pinag-usapan ni Ustadz. May iba't ibang roles ang babae sa Islam. Pero lahat tayo sa panahon ng Ramadan, sa bawat ginagawa natin, basta ang punot dulo niya ay pagmamahal. May reward po talaga tayo. Pero hindi natin ma-assume kung sino ang mas mabigat na mga reward or parusa sa bawat isa. Kaya whether working mom ka man or stay at home mom or tatay or single father or anak na nag-aasikaso ng mga kapatid, wag po kayong mag-alala. Meron po tayong lahat na rewards at minamahal po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating ginagawa. Tama? Opo. At saka parang meron ding pandagdag na gawain kasi ang mga kababaihan natin. Yes, yung mga yes, typical yes. na mothers, yes. ba?
na mga hands-on. Kasi pagkatapos nilang magluto, siyempre tulog ang buong pamilya. Yeah. Tapos yung paggising pa lang nila doon sa mga natutulog na yun, may reward na yun. Kasi kumbaga makarelate talaga ako sa bahay. Yes, yes. Na tulog ang lahat ng tao. Tapos isa lang ang gising sa amin. Tapos yun, pagkatapos mong magluto, lahat yun ihahain mo, di ba? Then saka mo gigisingin ang mga lahat. Dalawang bahay pa talaga sa amin ang gigisingin mo. Tapos yung mga gigisingin mo na yun, significant talaga ang role ng isang mother, ang typical na mother. Bakit? Kasi yung gigisingin mo na yun kung bata-bata pa, hindi mo magising yung nang minsan lang. Kasi matutulog yun ulit. Diba? Matutulog yun ulit. Tapos babalikan mo na naman na kung hindi talaga nandun ang sabar sa'yo, na gusto mo nang, di ba? Gusto mo nang magsubo ng pagkain, pero nakita mo yung isa na hindi pa pala bumangon, eh di ba, balikan mo yun. So, yun yung mga significant talaga na, ang kagandahan ng significant na yun, na kumbaga, na nadagdag sa trabaho mo sa hindi Ramadan, dagdag yan sa mga rewards na ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paumanhin po sa aking pamilya, dahil paulit-ulit ninyo ako binabalikan para magising sa suhur. Paminsan, mabait ako at nagigising ako on time. Kadalasan, natetest ang saber ng pamilya ko at nangihingi po ako ng paumanhin doon. Love you! Inako. Hindi ka nag-iisa doon. Maraming kang kasama sa bahay namin. Pero ganun talaga kasi ang isang reality check. Reality sa buhay ng nanay or tatay, ganun talaga na kailangan mong gawin yun ng hindi ka nagdadabog. Yung kasi ang importante, hindi ka nagdadabog. So, parang saludo talaga ako doon sa mga nanay na gano'n, na parang mahirap na, nahirapan na siya, pero parang wala rin sa kanya. Yes. Mantakin mo, lahat nung kumain na yun, aalis yun lahat, na iniwan ang lahat ng kanilang pinagkainan. So, ikaw, hindi ka pwedeng magpahinga. Ikaw yung unang gumising, ikaw yung last na magpapahinga. Pero masaya ka pa rin. Doon ako saludo, kasi kung nagmamaktul ka, halimbawa nagdadabog ka, mababawasan yung reward mo kasi parang napipilitan ka lang. Kaya kakaiba yung reward mo kung talagang lahat ng ginagawa mo, iniisip mo na serbisyo mo talaga yun sa iyong pamilya. Mashallah, yes. Well, maganda po ang topics po natin ngayon, Ustadza. Pero sa kasamaang palad, may papatapos na po ang ating programa. Pero magbabalik po tayo para sa segmentong KKK kung saan ang mga pinag-usapan natin ngayon kay Ustadza Anisa, posibleng maging katanungan na inyong pwedeng masagot tungkol dun sa mga kaalaman na yon. I-text lamang ang sagot sa aming katanungan sa numerong 0955-799-4778. Para sa ating mga live stream viewers na nakikita akong tumitingin sa ating banner, kadalasan kasi doon ako nakaupo sa upuan ni Ustadza at nakikita ko agad ang numero tuwing ina-announce ko ito. Secret, joke lang, pasintabi lang. So magbabalik po kami sa pagkatapos ng itong mga paalala. Ito po ang kwento ni Ginang Indira, ang tahanan ng kaluwalhatan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po si Indira Dipatuan Silungan. Isa po akong beneficiary ng MHSD. Dati po akong taga Tambunan, Gindulungan, Maguindanao. Pero sa ngayon, nandito na po kami ngayon sa BARMM Village. BARMM Village kasi ang tawag namin dito ngayon. Ako po ay isang guro, teacher 1 ng Gindulungan District. Ahan Elementary School po ako na-assign. Mayroon po akong limang anak, pero balo na po ako. Nagtuturong si Ginang Indira Silungan sa Ahan Elementary School simula noong 2003. Sa loob ng 17 taon, 15 kilometro ang kanyang tinatahak gamit ang sasakyan at tatawid sa ilog bago maabot ang pansamantalang gusali ng paaralan. Sa panahon ng panayam na ito, si Ginang Indira kasama ang ilang voluntaryong guro ay patuloy na nagbibiyahe at gamitin ang pansamantalang gusali. Sinusundan nila ang kanilang skeletal workforce schedule para ipagpatuloy ang kanilang misyon para sa edukasyon ng kabataan. Yung bahay namin doon sa
tambunan gindulungan magaanay maginana unang-una po kasi yung nung mamatay yung asawa ko kasi binaril kasi doon sa tambunan parang may commotion na nangyayari o may barilan kahit yung parang strapping lang ganyan nakikita ko sa mga anak na sobrang takot sila pati ako sobrang takot ako so sabi ko kailangan ko talaga yung makaalis kami sa lugar na yun nandun pa talaga yung ano yung takot namin ng mga anak ko nandun yung palaging nagbabaril-barila so once na nakakarinig ng pangputok yung mga anak ko bumabalik yung takot nila kaya yun yung number one na rason ko kung bakit ako naghanap ng bahay dito para makamove on or para makalimot yung mga anak ko sa nangyari sa situation kailangan ko silang ialis doon nag-inquire po ako at saka may nakapagsabi rin ng mga kasamahan ko na guro na ito pwedeng i-applyan, mag-apply ng housing dito. So yun, nagpasa po ako ng mga requirements. So lahat ng sinabi din na requirements, mag-fill up ng form, lahat yun na-provide ko. So after a month pa, how many months pa, so na-approve yung application ko. So after approval, pinuntahan namin itong bahay mga 2 to 3 months, nag-move on na kami dito. Bali, naglipat kami dito noong April 2017. Pinalagyag mo ng light at saka tubig para makalipat kasi yung mga anak ko gustong-gusto na talagang makaalis kami doon. Accessible yung mga transaction ko dito sa Cotabato, then okay rin naman yung pag-report ko sa school kay accessible ang highway. Then yung dito naman tahimik po. Tahimik dito yung mga kapitbahay, kanya-kanyang, kumbaga kanya-kanyang buhay, walang ingay. Oo. Tapos wala kang marinig na yung parang tabi sa gro na pagtimba ka, ganun. Palagi may baril-barilan ganyan na pwedeng maka-refresh doon sa takot ng mga anak ko. So dito parang yung natahimik kami, nagkaroon kami ng peace of mind. Tapos yung mga anak ko nandito lang sila sa bahay. Yung komportable po talaga kami dito. Panahon ng pandemic, siyempre ilang buwan po ako nung hindi nakakabayad kasi yun na nga pandemic, hindi pa kami maka-access. Pero hindi kami nabawasan ng mga yung mga loans namin, hindi nabawas yung GSIS ng PPSTA. So yung hindi nabawas na loan ngayon, bayad ko naman doon sa housing yung nakukuha ko ng na pera dahil hindi nagbabawas yung mga loans ko sa ibang loan. So doon po naman binabawas sa sa housing kaya wala po akong due. Nung nagkaroon ng itong pandemic, siyempre na lockdown tayo sa bahay. So na ito lang yung naging pagbibisihan yung magtatanim ng mga bulaklak at saka nagkaroon din po ako ng mga sidelines yung sa Hiang kasamahan ko na teacher nagpapasok sa akin sa Hiang International ngayon istakis na po ako ng Hiang International dito sa housing at saka yung magluto yung mga pagkain na yung binabenta ko rin din may magbili yung gina online ang mensahe ko lang po para sa MHSD maraming salamat po talaga kasi very accommodating. Nung mag-apply ako parang ang dali-dali lang po. Accommodating yung payment, madali lang i-adjust kung yung mode of payment. Nagpapasalamat po talaga ako sa BARMM through MHSD na nagkaroon sila ng ganitong project. Maraming salamat. Nagkaroon po ako ng bahay ng peace of mind dito sa bahay na to. So maraming salamat po. Ako po si Indira Silungan. Isa po akong beneficiary ng MHSD Housing Project. Alhamdulillah. Yun po ang kwento ni Ginang Indira tungkol sa isang guro na hanap ng tulong at nakalipat at nakakuha ng tulong nakalipat ng bahay sa paraan ng ating housing loan projects. Ngayon po, magtatapos na po ang ating programa. Pero bago yun, narito na po ang ating isa pang paboritong segmento sa MHS Delivers, ang segmentong KKK, kung saan ang aming katanungan ukol sa mga kaalaman ng ating programa. Baka sa inyo ng kasagutan
ang makapanalo ng 100 peso load. I-text lamang ang inyong sagot sa 0955-799-4778. Para sa ating mga live stream viewers, yes, memorize ko po ang number. Hindi ko kailangan talaga magtingin sa banner. So, sa isang mensahe po kay Ate Sally, miss niya rin daw po tayo. Reassurance, I'm doing great. Alhamdulillah. And syukran din, Ustadza, sa inyong pagtalakay, sa inyong pagbisita. So, before we end our program, kasi medyo overtime na po tayo, ang unang katanungan tungkol sa mga pinag-usapan namin kay Ustadza Anisa kanina tungkol sa mga typical na mga nanay at or hindi. Ano po ang multiplication ng rewards ngayong Ramadan? Ilan, kapag ang ordinary na reward ay let's say 10 points, ilan po ang multiplication niya? Ilan po ang total niya sa panahon ng Ramadan? So, number lang po ang i-text. Pwede nyong bigyan pa ng detalye kung gusto nyo. Pero dalawang digits lang, sapat na yun para makapanalo kayo. Kung mauna kayo maka-text sa aming numerong 0955-799-4778. At ang ating pangalawang tanong. Sa ating IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay, ano po ang ancestral house ng Maranao? Binanggit po namin ang Maguindanao na version niya. May binanggit po kaming small version or large houses. Pero merong isang term na ginagamit sa ancestral houses ng Maranao. Ano po ang tawag doon? At sa ating huling katanungan sa ating segmentong KKK, sa anong organization po, aside sa AHH ng BDA, membro si Ustadza Anisa? Nakaisang beses lang siya pinanggit. Medyo mahirap ito na tanong, I know. Pero sagutin lang. And aside sa pagiging orphanage director ng IHHBDA, ano pa ang isang position ni Ustadza sa anong organization? Actually, sabihin natin masyadong mahirap yun. Ano ang position ni Ustadza Anisa sa Nurus Salam national level? Yun. So, position lang. Well, without further ado, yun na po ang ating programang MHS Delivers. Pwede po natin unahin, Ustadza. Gusto niyo pong mamaalam na sa ating mga tagapakinig? Maraming salamat sa MHSD-BARMM na programa sa pag-unlock nila para mapag-usapan natin ng significant roles of women. Sana sa buwan ng Ramadan, sana nabigay natin yon sa mga tagapakinig natin. Maraming salamat sa mga nakinig at nanood sa atin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ni Minister Hamid Aminuddin Dibara ng Ministry of Human Settlements and Development, sa ating Information Officer 3 na si Salembay Abdullah, sa ating bagong kabalay na si Zuhaira Ibrahim, para sa ating technical staff, si Sir Datunohas Daud, Sir Hamsari Pala, Sir Almansor Ugaw, sa ating BXMS na mga kabalay, Sir Dennis, Sir Rupert, Sir Jonathan, Sir Romy. Ako po si Joyria Bintemran Muhammad, nagpapaalam na. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARMM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers.